Nilabas na ng Japan B-League ang kanilang format para sa quarterfinals, semifinals hanggang sa finals at isa ang team ni Kai Sotto sa mapapalaban sa quarterfinals. Walong teams ang maglalaban-laban sa quarterfinals at magiging apat na lamang ito pagdating ng semifinals. Kagaya ng nakikita natin ngayon sa ating chart. Gusto natin na matapat ang Hiroshima sa pinakamahinang team sa quarterfinals para hindi ganong mahirapan ang mga ito at nang sa ganon ay hindi rin sila gaanong mapagod dahil iba ang fatigue o pagod kapag playoffs na. Kita natin sa chart na puro question mark pa ang ibang sila dahil na rin sa may epekto pa rin sa matchup ng mga teams ang final standings nila sa regular season. Bago ang final result ng standings ni Kai Sotto at ng Hiroshima Dragonflies ay makakalaban na muna nila ang Shimane Susanoo Magic at ang Ryukyu Golden Kings. Nakikita natin ngayon sa ating mga screen ang standings ng West District at ang nangunguna ay ang team ni Carl Tamayo na Ryukyu Golden Kings na merong 45 wins, 11 losses at ang sumunod ay ang Shimane na parehas rin ang record 45 wins, 11 losses. Ang pangatlo ay ang Hiroshima Dragonflies ni Kai Sotto na merong 39 wins, 16 losses. Kung titignan natin ang dalawang laro ni Kai Sotto laban sa malakas na team ng Shimane Susanoo Magic ay meron siyang total na 21 points, 11 rebounds sa kanilang 2 games at maganda-ganda na rin ito. Ang Shimane Susanoo Magic ang susunod na makakalaban ni Kai at yung schedule ng laro ay nakikita natin ngayon sa ating mga screen. Malapit na nga ang araw ng laro at kailangan ni Kai Sotto na maipakita ang kanyang A-game ngayon dahil mahaba ang kanilang pahinga at nagkalat na rin ang mga NBA scouts dahil marami sa mga NBA teams ang wala na sa playoffs at nag-i-scout na ng mga players ang mga ito. Tandaan natin magaling ang Wasserman ang may hawak ngayon kay Kai Sotto at nagagawa nilang makipag-negosasyon ng maayos kaya malaki ang posibilidad na magiging isang NBA player itong si Kai Sotto ngayong taon. Sigurado naman na maging si Coach Kyle Meiling ay nagkahanda na ng mga plays para dito kay Kai at gagamitin niya ito ng maayos laban sa isang malakas na team na Shimane Susanoo Magic. Kapag nakukuha ni Kai ang magandang momentum niya sa first quarter at nakakatulong ito sa mga screens, depensa at maging sa pagkuha ng rebound ay nakakalamang rin talaga ang Hiroshima Dragonflies sa laro at kailangan ng Hiroshima ng ganitong Kai Sotto sa laro nila sa Sabado. Magkasunod na araw ang laro ni Kai at ng Hiroshima Dragonflies Sabado at Linggo kaya marami tayong aabangan na mangyayari sa laro ngayong weekends. Panalo naman sina Coach Eric Spoelstra at ang Miami Heat sa series game nila laban sa Milwaukee Bucks at sila ang uusad sa conference semifinals. Ang makakalaban nila ay ang team ng New York Knicks. Malakas ang Milwaukee Bucks na nakalaban ng Miami Heat pero nagawa ng Miami Heat na manalo kahit na palaging sila ang dihado sa odds o konti lang ang sumasang-ayon na mananalo sila sa best of 7 series game na ito kaya naman malaki rin ang naging panalo ng mga pumusta sa team ng Miami Heat. Si Coach Eric Spoelstra ay ilang ulit na rin napunta dito sa Pilipinas at may dugong Filipino ang NBA coach na ito. Yun nga lang babalik siya ng Pilipinas sa FIBA World Cup bilang parte ng coaching staff ng team na USA. Isa si Coach Eric Spoelstra sa pinakakilala na coach dito sa NBA dahil na rin sa nagawa niya para sa kanyang team na Miami Heat. Ang maglalaro sa NBA ay ang team ng Boston Celtics at Atlanta Hawks na kung saan home court naman ng Atlanta Hawks 3-2 ang score natin sa serye at lamang ang Boston Celtics pwedeng makatabla ang Atlanta Hawks sa kanilang home court at pwede rin naman natapusin na ng Boston Celtics ang best of 7 game nila laban sa Atlanta Hawks kapag nagawa nilang manalo.